Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga sa bawat isa. Ako po pala si Pastora Regine Rosales mula sa CRC Calambado Daughter Church. At samahan niyo po ako sa devotion natin sa umagang ito. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa umagang ito na muli. Binigyan mo kami ng panibagong buhay at opportunity na ikaw ay aming mapaglingkuran at maitaas sa aming mga buhay. Una sa lahat, humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala. Linisin mo ang aming mga puso upang maging kalugad-lugad na kami sa inyong harapan. Sa mga oras na ito, bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom na nagmumula sa inyo. I-open niyo po ang aming mga spiritual eyes, spiritual ears, spiritual heart upang sa gayon ay lubos naming maunawaan ang mensaheng nais mong parating sa mga oras na ito. And I pray na ang aral naming matututunan sa umagang ito, ito ay magbigay sa amin ng kalakasang spiritual, magkaroon ng application sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Kaya Lord, sa inyo na po namin ipinagkakatiwala ang programa namin sa umagang ito, nawa malayang makakilos ang banal na espiritu sa buhay ng bawat isang nakikinig ngayong umaga. Maraming salamat, in Jesus name we pray. Amen. Ang devotion po natin sa umagang ito ay pinamagatang Moses Remembers the Departure from Mount Sinai na matatagpuan sa Deuteronomy 1 verse 1. Atin pong basahin ang verse 1. These are the words Moses spoke to all Israel in the wilderness east of the Jordan, that is in the Arabah, opposite Suk, between Paran and Topel, Laban, Hazeroth, and Dizahab. Ang Deuteronomy 1 verse 1 ang nagsilbing paniwala ng aklat ng Deuteronomy, kung saan dito natin mababasa ang mga huling tagubilin ni Moses sa mga Israelites bilang preparation nila sa pagpasok sa lupang ipinangako ng Panginoon, ang Kanaan. Ang mga Israelites ay gumugol ng 40 years sa kanilang paglalakbay mula Ehipto bago nila marating ang lupang pangako na dapat na mararating lamang nila sa loob ng 11 days kung hindi nagrebelde ang puso ng mga naunang henerasyon ng mga Israelites laban sa Diyos. Nang ang mga bagong henerasyon ng mga Israelites ay papalapit na sa lupang pangako, silang lahat ay tinipon ni Moses na siyang tumayong kanilang pinuno sa paglalakbay upang muli silang turuan at paalalahanan ng mga kautusan mula sa Panginoon na kailangan nilang isapuso at sundin. Nais din niyang ipaalala muli sa kanila kung paano naging mabuti at iningatan sila ng Panginoon throughout their journey, kung kaya dapat lamang silang maging tapat at mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Hinanda ni Moses ang mga Israelites spiritually at mentally sa kung ano ang nag-iintay sa kanila sa lupang pangako. Dahil alam niya na hindi na niya masasaksihan ang kanilang pagpasok sa Kanaan. Ang naging paglalakbay ng mga Israelites ay nagtuturo sa atin ng napakadaming aral at aplikasyon na maaari nating i-apply sa kapanahunan ngayon. Number 1, tulad ng kung paano pinaalalahanan ni Moses ang mga Israelites sa kabutihan ng Diyos, ganun din tayo bilang mga Kristiyano. Dapat nating i-recognize kung paano kumilos ang Panginoon sa mga buhay natin noon at kung paano niya tayo pinatibay at pinatatag sa ating mga pananampalataya. The Lord is faithful to us, and in response to that, we must be faithful and obedient to Him and His words as well. Number 2, pinakita dito na mahalaga na magkaroon tayo ng mga leaders or pastors na siyang papatnubay sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Sila din ang magtuturo sa atin upang lubos nating maunawaan ang salita ng ating Diyos para mas lalo tayong mapalalim sa ating pananampalataya at maihanda tayo para maisagawa natin ang purpose ni Lord sa life natin tulad ni Moses sa mga Israelites. And lastly, number 3, pinakita rito ang kahalagahan ng timing ni Lord. We may think na sobrang haba ng 40 years na paglalakbay ng mga Israelites, but
throughout that time, the Lord was teaching them and preparing them for the new life na nag-iintay sa kanila sa pagpasok nila sa Kanaan, which is the land that the Lord promised them. Ganun din dapat tayo bilang mga Kristiyano. If we are still in the waiting season, huwag tayo mag-alala because kahit di natin nakikita by faith, we know that the Lord is still currently working in us. Tayo, tulad ng mga Israelites, ay hinahanda, tinuturuan at hinuhubog pa ng Panginoon upang tayo ay lubos na maging handa sa buhay na inihanda niya para sa atin. Ito ang buhay na walang hanggang makakasama natin siya. Bilang pagtatapos, samahan niyo po muli ako sa isang maikling panalangin. Maraming salamat po Panginoon sa mensahe na inyong ipinarating sa umagang ito. Salamat po muli na inyo kaming pinaalalahanan na patuloy kami maging tapat sa aming paglilingkod tulad ng kung paano kayo naging tapat sa buhay ng bawat isa. At tinuruan niyo po kaming matutong magintay mga pangako niyo. If we are still in the waiting season, alam namin na hindi kami dapat mangamba dahil by faith, we know that you're still working in us. Kaya Lord, I pray na ang mensaheng ito ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa at huwag namin itong kalimutan habang kami ay naglalakbay sa aming Christian journey habang inaantay namin ang inyong muling pagbabalik. Sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang aming programa. Maging ang buhay namin. Let your will be done in our life. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po muli sa pagsama sa ating devotion sa umagang ito. Nawa wag po nating kalimutan na patuloy tayong magnilay-nilay sa mga salita ng ating Panginoon. Muli, samahan niyo po kaming sa araw ng bukas sa panibagong episode ng aming programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya niyo pong i-share ang video na ito upang sa gayon na marami pa ang makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Yan lamang po, maraming salamat and God bless us all.